Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung Salatul A'dar, Salatu Ahlil A'dar. Natalakay na natin yung tungkol sa kasar, at yung kasar nga ay para sa mga musafirin, kasi ang mga naglalakbay lang ang pwedeng magpaikli ng sala. Hindi ito pwede sa ibang tao. Maring meron jam o pagkukumbine ng sala para sa hindi musafir, pero walang kasar na mangyayari. Ito ay special lang para sa traveler. At yung kagabi nga, halimbawa, yung musafir, meron siyang hindi nagawa na sala, tapos pagka-uwi niya sa kanila, sa kanya lang naalala. O kaya naalala niya, na-realize niya, wala pala siyang wudu. So ganun din, kung ano yung utang, yun ang bayad. So, halimbawa, Salatul Dhuhr, Asr, naalala niya nung naka-uwi siya, hindi pala siya nakapag-wudu nung nagsala siya nung Dhuhr at Asr. So pagbabayaran niya yung tigda 2 raka'a. Ngayon yung imam na musafir, tapos merong tumabi sa kanya, bigla siya naging imam, ganun pa rin. Musafir ang kanyang sala dahil nakapag-intention na siya ng sala ng musafir, inshallah. So ngayon, al-jam'u bainas salatain. Ang pagkukumbine sa 2 sala. So nauna nating natalakay dito sa Salatu Ahlil A'dar, yung sala ng may sakit. Yun nga yung sukutu, sukutul arkan, sukutul wajibat, at kahit yung mga syurut na maaring mapauumanhinan, kumbaga, pero merong alternative na mas madali. Ngayon dito sa jam, kabilang ito sa mga pagpapadali ni Allah sa ating relihiyon, alhamdulillah. Yung ikokombine ng tao, yung kanyang sala. At dito, al-mas'alatul ula, fi mashru'iyati al-jam'i bainas salatain. Ang pagsasabatas sa pagkokombine ng 2 sala. So, ang pwede lang ikombine, 2 sala. Hindi pwede yung lahat ng sala pagsasama-samahin mo, 5, magkakasama, hindi pwede. At ang 2 sala na pwedeng pagsamahin lang, katulad ng nalalaman na natin, Dhuhr at Asr at Maghrib at Isha. Hindi pwede Asr at Maghrib pagsasamahin mo. At syempre, ito ay para lang sa may kadahilanan. Yung mga Shia, nagiging 3 yung sala nila kasi madalas sila mag-jam, madalas sila mag-combine ng sala. At yung iba sa kanila may kasar pa. Pero tayo, tinutupad natin yung sinabi ni Allah, Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Ang sala ay tinakda sa mga mananampalataya sa takdang oras nito. So hindi mag-iimbento ng oras yung tao kung kailan niya gusto magsala. At gayon din, matatalakay dito, waman yubahu lahu dalik, kanino pinahintulutan ng jam' o pagsasama, pagkukumbay ng sala. So una, yubahu bisafari alladhi tuksaru fihi sala. Al-jam'u bayna dhuhri wal-asr wal-maghrib wal-isha. Fi wakti ihdahima. So para sa isang nasa paglalakbay na nagpapaikli ng sala, so pwede na rin siyang mag-jam, pwede na siyang mag-combine ng sala. So tinutukoy kasi rito, kapag nagkakasar ka, kasama sa pagiging mashru' nito yung pagko-combine. Okay? Kung gagawin mo lang kasar nang walang pagko-combine ng sala, yun ay taliwas sa sunnah. Okay, naglalakbay ka, walang gusto mo lang kasar tapos ayaw mo nang mag-combine.
ang tama ay ang gawin ito na magkasama, ang kasar at ang jam. Pero nga yung jam, yung pagsasama ng sala, depende. So maaari itong mangyari kahit sa hindi naglalakbay, maaari itong mapahintulutan sa hindi naglalakbay, pero walang kasar na mangyayari. At ang pwede lang na pagsamahin, duhur at asar, maghrib at isya, sa oras ng isa sa dalawa. Maging ito man ay yung naunang sala o yung nahuling sala. Kung gagawin ang magkasamang sala sa mas maagang sala, ang tawag dito ay takdim. Takdim, ibig sabihin pagpapaaga. Inubo ko dun sa ano, dun sa mani. yun din yung sala rin kay Mike Enriquez, eh. Bakit lagi siyang nauubo sa ano, eh. Doon nauso yung ano niya. Excuse me po. So pwedeng gawin siyang takdim, paagahin yung sala. Sa oras ng sala na mas maaga. Halimbawa, pagsasamay mo yung duhur, tsaka asar, gagawin mo siya sa oras ng duhur, yun ay takdim. At yung maghrib at isya, pagsasamahin mo sa oras ng maghrib, yun ay takdim din. Okay? Yung isa, yung taakhir, na tinatawag taakhir, pagpapahuli. Uli, duhur at asar, sa oras ng asar, yun ay taakhir. Maghrib at isya, sa oras ng isya, yun ay taakhir din. Okay? Sinabi rito, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi ghazwati Tabuk idartahala qabla zighi syamsi akhara dhuhri hatta yajma'aha ila al-asri yusallihima jami'an. So doon daw sa Tabuk, sa labanan sa Tabuk, nagsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ta'khir. Magkasama ang duhur at asar sa oras ng asar. Waidar tahala ba'da zighi syamsi salla dhuhra wal asar jami'an thumma sar. Wakada yaf'alu mitlu dalika fil maghribi wal isya. At ganito rin yung ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maghrib at isya. Wasawa'u na kana sa'iran am nazilan. So pareho lang yung ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kinokombine niyang sala at siyempre may kasama na itong pagpapaikli. Siya man ay tuloy-tuloy na naglalakbay o kaya ay tumitigil, kumbaga nag-stop over lang sila sa kanilang paglalakbay, kinokombine niya ang sala. Li'annaha ruksatun min rukasis safar falam yu'tabar fiha wujudus sir kasairi ruksa. Kasairi roksihi. So ito ay kabilang sa mga pagpapahintulot ni Allah sa paglalakbay at pinapahintulatan nga rito yung jam na hindi katulad do sa iba pang mga pagpapahintulot na imbawa nga doon sa natalakay na natin kapag malakas yung ulan. So, merong jump pero walang kasar, pero dito may jump at meron ding kasar. Illa annal afdala lin nazili adamil jump. Pero ganin din sa tao, sunna rin, kumbaga, kapag tumigil na sila sa paglalakbay, diba sinabi ko kanina, kung nagkakasar ka, gawin mo na rin yung jam. Kung tuloy-tuloy kayo naglalakbay. Pero kung titigil na kayo sa paglalakbay, ibig sabihin, halimbawa, yung nazil na tinutukoy dito, yung halimbawa, tumigil kayo sa isang lugar na hindi kayo naglalakbay, hindi kayo taga ron, ha? Kumbaga, tumigil lang kayo doon, pero may ibang lugar pa talaga kayo napupuntahan. So, pwede niyong gawin ayon sa sunnah, na merong kasar pero wala ng jam. Pero kapag tuloy-tuloy yung inyong paglalakbay, ay mainam nga yung may jam at merong kasar. Na dito nga, liyan na Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajma bi Mina wakad kana nazilan. So doon sa Mina, doon sa Hajj, kapag nandun yung mga tao, merong kasar ng sala,
pero ginagawa ang duhur sa oras ng duhur, ang asar sa oras ng asar, at iba pa. Wayubahul jam'u, wayubahul jam'ul limukimin, marid, yalhikuhu bitarkihi masyakkatun. So pwedeng mag-combine ng sala, ito yung sinasabi ko nung nakaraan, pwede mag-combine ng sala ang hindi naman naglalakbay, na may sakit, na nahihirapan sa kanyang kalagayan, na halimbawa nahihirapan siyang tumayo para magwudu o gumawa ng iba pang mga gawain. So pwede magkaroon ng jump para sa kanya pero walang kasar, hindi niya paikliin ang kanyang sala. So sinabi sa isang hadith, ayun kanina pala yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pinag-combine niya yung duhur at asar sa oras ng asar. Yun ay iniulat ni Abu Dawud. At ito naman iniulat ito ni Imam Muslim. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madina min ghairi khawfin wala matarin. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinag-combine niya ang duhur, asar, maghrib at isya. Pero ang ibig niyang sabihin dito sa ulat na ito, magkasama yung duhur at asar, maghrib at isya. Hindi sila magkakasamang apat, lahat-lahat. Okay? Hindi sila magkakasamang apat, lahat-lahat. Ang pwede lang pagsamahin salatain, dalawang sala. Min ghairi khawfin, wala safar, at ginawa daw ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang dahilan. Na wala namang kinatatakutan at hindi naman siya naglalakbay. Walam yabka illa udril marad. Ang dahilan lang talaga ay ang pagkakasakit. Okay? Naintindihan nyo? Nung nagkasakit siya, nag-combine siya ng sala. So wala naman siyang kinatatakutan, wala naman siyang paglalakbay. Wali anna huwa kad kila li Ibn Abbas fil hadith il madi, ganyan din sinabi, tungkol doon sa hadith na nabanggit, lima fa'ala dalik, tinanong daw si Ibn Abbas, bakit ginawa yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay la yuhrija ummatahu, upang hindi raw mahirapan ang kanyang umma. Ibig sabihin, ito ay isang sunnah na syariyah. Pwede nating isabuhay bilang paraan kung paano natin gagawin o isasabuhay ang ating relihiyon. So pwede nating gayahin. So yung tao, halimbawa, meron siyang sakit, nahirapan siyang tumayo, o kailangan niya yung tuloy-tuloy yung kanyang tulog, halimbawa, na hindi na niya kailangan pang gumising ng gumising, kasi halimbawa niyan, meron siyang matinding injury, nahirapan siya na magwudu, kumilos, at kailangan niyang matulog ng matulog, magpahinga. So pwede siyang magkaroon ng jump nang walang kasar, syempre kasi yung kasar para lang sa traveler. Famata lahikal insano masyakkatan waharajan masyakkatun waharajun bitarkil jam'i jazalahu al-jam'. Din nga, kung halimbawang yung tao na may sakit, hindi siya magko-combine ng sala at magiging mahirap para sa kanya ito, ibig sabihin, pinahintulutan na sa kanya ang pagko-combine ng sala. So dun sa marad, sa sakit, ang ibara o yung isinasaalang-alang sa sakit ay yung paghihirap na idudulot nito sa Muslim kapag siya ay magsasala sa tamang oras. Kaya pwede na siyang mag-combine nito, inshallah. Sakit na may masyakka, sakit na may dulot na paghihirap. Okay? Kasi maaring merong sakit na hindi naman siya nahihirapan. Bo, gout lang naman. Hindi ka naman pinipigilan ng gout na kumbaga makapagtayo, makatayo, makapunta ng CR o magwudu. So pwede yun. Kaya yung sakit mo lang naman, ano? Sipon. Hindi ka naman nahihirapan magsala. Hindi, maaring hindi kabilang yun. So, tinutukoy na sakit, yung sakit na merong masyak ka. Ba, meron kang bali sa paa, hindi ka talaga makatayo, o meron kang kagagaling mo lang sa operasyon, kailangan mo matulog ng matulog, magpahinga. So, maaring yun ay mapahintulutan, inshallah.
E lalo naman yung tagyawat. Hindi nga kasama yun. O yung ano lang, yung kumbaga sakit na ano, emotional, depressed ka lang. Sabi mo, may sakit to, kailangan ko mag-combine ng sala. Hindi pwede. Yung merong masyak ka lang at maaaring yung sakit na ito ay physical lang yung tinutukoy. Yun nga, maridan ka na o maduran bigayril marad. So yun nga, ang jump maaaring mangyari doon sa may sakit o kahit sa walang sakit. So paano? Matutukoy natin mamaya, inshallah. So yung pagkukombine, pwede sa may sakit, pwede sa walang sakit, pwede sa naglalakbay at pwede sa hindi naglalakbay. Faminal a'daril lati tubihu al-jam aidan gayra safari wal marad, at kabilang sa mga nagpapahintulot na mag-combine ang tao ng sala liban pa sa paglalakbay at matinding pagkakasakit, tatlo. Al-matharul kathir al-gazir alladhi yabullu thiyab wa yulhiku al-mukallaf bisababihi masyakka. Ang matinding ulan daw na sapat na upang mabasa ang damit. Yung ambon, hindi yung dahilan para mag-combine ng sala. Okay? Yung ambon, o kung yung ulan, yun nga, ibig sabihin matinding ulan na magiging mahirap para sa tao ang lumabas ng bahay at pumunta ng masjid bilang halimbawa. So pwede na siyang, pwede na silang mag-combine ng sala, yung jamaa. Pero yung tao, kung nandun lang naman siya sa loob ng bahay, dilinawin lang natin ito, kung nandun lang naman sila sa loob ng bahay, hindi sila magkukombine, nandun lang naman sila eh. Hindi naman sila mababasa. Okay? Pero ito nga rin, ayon sa sunnah, ang kinukombine talaga ng mga sahaba, dahil sa malakas na ulan, maghrib at isya. Dahil sa gabi, may karagdagang panganib na maaring madulas yung daan, maputik, maaring biglang babaha, at hindi mo makikita yung daan, doon sila nag-jump ng sala. Pero duhur at asar, hindi. Eh dito rin sa atin, actually kahit ano naman, malakas yung ulan, hindi tayo nag-jump ng maghrib at isya, dahil wala namang masyakka, wala rin yung paghihirap at wala rin yung panganib. Dahil ligtas naman yung daanan natin dito, alhamdulillah, maayos na yung mga daanan. Ewan ko na lang kay Ismael, madulas ba doon pag gano'n? Parang napaisip tuloy ako. Depende, di ba, ano naman yan eh, mapagdidesisyonan yan. Tapos yun nga, di ba nabanggit ko na yata ito nung nakaraan. Yun nga, kung halimbawang yung imam, malakas yung ulan, di ba, maghrib. Tapos hindi siya nagdesisyon na mag-jump, hindi kayo pwede mag-jump. Kasi may mga tao, may nangyari minsan yan eh. Na hindi, ang imam talaga magdedesisyon kung magkocombine kayo ng sala, ha? Hindi nyo pwedeng pilitin yung imam. Nangyari minsan yan, yung imam, sabi ng imam, hindi naman masyadong malakas yung ulan, hindi tayo magkocombine. Kasi nga, minsan inaabuso ng tao yung ganito eh. Sabi ng imam, hindi. Ang ginawa ng mga tao, nag-ikama sila, sarili nilang ikama, nagtayo sila ng sarili nilang jamaa, nagsala sila ng isya. Hindi pwede yun. Hindi tanggap ang ganoong sala. Hindi tanggap ang ganoong sala. Kung uuwi man sila, gagawin nila yun sa bahay nila, yung jump dun sa bahay nila, wala na rin yung illa, wala na yung dahilan kung bakit kailangan mag-jump. Kasi nakauwi naman na sila eh. Naintindihan nyo? So pwede yun sa jamaa sa masjid. Kasi para hindi na babalik yung mga tao mamaya, mauulan na naman sila, baka may madudulas o ano. Ganun. Hindi sila pwedeng magtatayo ng sarili nilang jamaa kung ayaw ng imam na mag-jump ng sala ng ano, ng maghrib at isya. Ngayon kung yung ibang mga jamaa, nagko-combine pa rin sila ng duhur at asar, inshallah, pwede pa rin naman. Pero yun nga, mas, kumbaga, ang mas tama, yung ano, yung maghrib at isya, ang
ikukumbine dahil nandoon karagdagang panganib yung kadiliman ng gabi. Yung pangalawa, alwahlu watin, wadalika idakana yashukku alan nasi bisababihi almashi. Yung wahal, ito yung ano, sunstorm. Yung nga, yung tin, ito na yung ano, yung kumbaga, yung mga buhangin na likabok na daladala ng malakas na hangin. Sa disyerto, madalas nangyayari ito kapag magpapalit ng panahon, magpapalit ng klima. Bawa tag-init, magiging taglamig, o taglamig, magiging tag-init, nagkakaroon ng sunstorm. Nakita ka na ng sunstorm saad? Hindi ka nakakita ng sunstorm sa Riyadh? So parang ano yun, basta madilim na ano, na talaga puro buhangin yung ano, puro alikabok yung kalsada. Yung bahay mo, pag hindi mo tinakpan yung mga bintana, mga pinto, papasok yun doon sa loob ng bahay mo. So yun, pwede na rin mag-jump yung mga tao sa masjid. Sa masjid uli ha. Kasi kung nasa bahay ka lang naman, hindi mo kailangan mag-jump dahil wala sa'yo yung masyakka. Hindi ka naman nahihirapan kapag nasa loob ka ng bahay. Kasi ang mahihirapan dito yung lalabas patungo sa masjid. At pangatlo, arrihu syadida al-barida allati takruju anil-ada. Yung malakas at malamig na hangin. Wagayra dalika minal adaril lati yulhiku bil mukallaf masyakkatun ida tarakal jam'ah ma'aha. At iba pang mga posibleng kadahilanan. Okay, malakas na hangin, masyadong malamig na panahon, so pwede na mag-combine ng sala ang mga tao. Pero itong mga bagay na ito, so ito ay sa jamaa sa masjid. Kung nasa bahay ka lang naman, wala kang makakaharap na ganitong masyakka o paghihirap, walang dahilan para mag-combine ka ng sala. At panghuli ngayong gabi, inshallah, fi haddil jam'il mashru', ano ang hangganan ng pinahintulutan na pagkukombine ng sala? Wa haddil jam'il al-mashru' huwa al-jam'u bayna salatid duhur wal asr. So pwede lang pagsamahin sa mashru' na jam' yung pinahintulutan na pagkukombine ng sala, duhur at asr, wal maghrib wal isya. At maghrib at isya. Yun lang dalawa. Binismati lil musafir wa man fi hukmihi wa kadal jam'u fil hadari bisababil matar wa ma fi hukmihi. So yung musafir, yun lang ang pwede niyang i-combine. Duhur at asar, maghrib at isya. Duhur i-combine sa asar, maghrib i-combine sa isya. At kahit yung hindi naman naglalakbay, ganun din ang pwede lang nilang i-combine dahil sa malakas na ulan at iba pang kadahilanan. Fayajuzu bainal isya'in wadduhurin. So pinahintulutan lang ito. Yung isya'in na tinutukoy, dalawang isya, maghrib at isya. Yung dalawang duhur ang tinutukoy dito, duhur at asar. Kasi itinuturing na yung dalawang oras nito ay isang oras lang. Maraming mga ahkam yung dito nakasalalay. Halimbawa niyan sa hukom sa paliligo ng balik Islam, yung nag-Muslim. Halimbawa, nag-Muslim siya ng asar, ang magiging wajib sa kanya na gawing sala, ang unang sala niya dapat, ay magkasama yung duhur at asar. Kasi itinuturing nga ng mga scholar na iisa lang ang oras ng duhur at asar sa bagay na ito, sa usapin na ito. So, yun ang dahilan kung bakit tinawag siya na isya'ain at duhurin. Isiningit ko lang yun kasi tinukoy dito. Pero yun nga, para sa balik Islam, clarification lang din. So, meron mga scholar ganun ang pananaw. Pero halimbawa, yung nag-Muslim sa asar, isasala niya asar lang talaga, pwede naman, walang problema. O kaya magsasala siya na hindi siya naliligo. Kasi nga, di ba sunna yung maligo pagkatapos magsyahada bago ka magsala. So may mga scholar nagsasabi na ito ay sunna, hindi naman wajib. Sapat na ang magwudu.
Yung sahaba na inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-gusul ay dahil alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung sahaba na yun ay junub nung siya ay nagsyahada, kaya kailangan niya na mag-gusul. Pero mag-wudu lang, yung balik Islam, isasabay niyo na magsala, pwede naman, walang problema inshallah. So ito nga ay ayon doon sa hadith na iniulat ni Ibn Abbas, yung natukoy natin kanina. Waqad fa'alahu Abu Bakar wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum. Ganito rin ang ginawa ni Abu Bakar, Umar at Uthman radiyallahu anhum. Walianna al-illa minal jam'i baynal isya'in wujudul masyakka wa hiya fi dhahraini aydan. So ang dahilan ng pagkukumbine ng sala sa pagitan ng dalawang isya, maghrib at isya, at dalawang duhur, ang duhur at asar ay ang masyakka. Kaya nga, nilinaw natin kanina yung tatlong dahilan na ito ay para sa salatul jama'ah. Kung nandun ka lang sa bahay, hindi ka magkukumbine. Liba na lang na ikaw ay mayroong matinding sakit at mahirap para sa iyo ang kumilos para magwudu o gumising para sa tamang oras ng sala. Inshallah. So, tutuloy natin ito bukas. Tatalakay na natin yung Babul Asher, yung Salatul Jumu'ah. Inshallah. Ano yung mga usapin na napapaloob dito. At syempre, yung iba't ibang mga lilinawin natin yung mga iba't ibang mga sabi-sabi na pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa Jumu'ah. Malalaman natin kung anong tama at mali sa mga yun. Inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.